And this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session na ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session ito at para saan ba ito. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube, sa YouTube channel ko, ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar. Kung attend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito, pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company, pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi ito kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala. Huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang hiling sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang hiling ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 p.m. Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yun. So yun lang yung hiling ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun at hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayamang ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright! We are now live, mga kapower. So, ayan. I hope na naririnig nyo ako na maayos and yung pinanood nyo na video is narinig nyo. May sound. Okay. Sana may sound yung video na pinanood nyo kanina. Okay. So, ginawa ko kasi no, ni-record ko na lang yung intro no, para hindi na ako yung paulit-ulit na sinasabi ko yon. Kasi nakakapagod din. So, leverage na ako dun sa video. Alright, so yan. Make sure na ano nyo ha. Mention nyo dito yung mga members nyo, teammates nyo, or any friend nyo na network marketer na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. Especially kayong mga payaman ay ano na eh. Diba? Alam nyo naman kung gaano ka-valuable yung mga natututunan nyo dito sa ano, dito sa Q&A session natin. So, i-mention nyo sila, invite nyo sila na manood nitong training na to, no, para ma-leverage nyo yung training. And kung ikaw ay isang upline, di ba, may mga members ka, tapos nahihiyang magtanong yung member mo, ikaw na lang magtanong para sa kanila. So, yan. Once again, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. Depende kung saan kayong lupalop na roon ngayon. So, it's already 8:09 p.m. dito sa akin. Okay, so shoutout muna sa pinakauna na nag-comment dito. Okay, isa sa mga pinakauna yung nag-comment ay si Dairine Reyes. Ayan. Oh, part pala to ng, ano, ng Team Genuine. So, ayan. Alam ko masipag to si Dairine. Ayan. So, shoutout sa mga nandito na. Sa mga first timer, comment kayo dyan.
Para mabigyan ko rin kayo ng shoutout sa mga first time umattend ng Q&A session na ito. Shoutout kay Angelica, Angelica Sugar, Aleha, James, Martin, ano yun? Mikor? Mikor? Hindi ko alam kung anong pronunciation. Janet, Aaron, Benchon, June, GN, tama ba? Robel, Alonzo, Gerald, sino pa? Mark, Claystone, si Karen, ayan, mga masisipag to. Ito yung mga masisipag na part ng Team Genuine. Sina RJ, Alan, Devi, sino pa? Ay, si Wolf Queen, parang ngayon na lang ulit kita nakita dito. Okay, kayo Wolf Queen. Okay. So yan, shoutout sa inyo. Especially sa inyong mga payaman. Ang ibig sabihin is yung complete attendance, yung palaging nandito sa ating Q&A session. Alright, so nasabi naman na lahat ng nung video, 'di ba, yung about sa kung anong meron dito. So mag-proceed na tayo kaagad sa pagtatanong. So 1 hour lang ito ha, hanggang 9 PM. So ibigay niyo na yung ilapad niyo na. Ilapad niyo na yung mga tanong niyo na best na tanong niyo, no, para masagutan natin. Kasi 1 hour lang yung meron tayo kasi meron pa akong training pagkatapos nito. Alright. So yeah. Basahin na natin. Meron ako nakitang tanong. Nataas na naman yung tanong. Okay, wait lang. Copy natin. Copy muna natin yung tanong. Baka mawala. Okay. Si June pala, first time. First time. Taal? Sa mismong Taal? Okay, shout out kay June. Sino yung June Manim Team? First time. Sino pa yung first time? Meron pa ako nakita eh. Ayun, Mary Blair, Rafael, first time. So, we hope na makasama namin kayo every Friday 8 PM Philippines time dito sa ating Q&A session. Kasi mag-i-enjoy kayo dito, especially sa mga first timer. Tanong nyo dun sa mga payaman. So, yung mga payaman, yung paulit-ulit uma-attend. Tanong nyo sa kanila kung nag-i-enjoy sila. Okay, ayan. Question. Okay, wait lang ha. Copy-paste ko lang yung mga question kasi umaakyat, nawawala. Kung sakali man may tanong kayo na hindi ko masagutan, no, malampasan ko, tanong nyo na lang ulit. Kasi baka habang sumasagot ako, nangyari yung last time, habang sumasagot ako, nagsisiakyatan yung mga comment, nawawala yung mga tanong. Kaya kinaka-copy-paste ko muna ngayon. Okay. So yan, okay na muna siguro to. Okay, so first question comes from Gerald Subia. Medyo naninibago ko, hindi ako nag-intro. Hindi ako yung nag-intro, video yung nag-intro, medyo naninibago ako. Okay, so question from Gerald Subia. Ano po kaya mali sa pag-online ko? Kasi parang wala makakapansin ng mga post ko sa FB at paano makabili ng book. Okay, so unang question, ano yung mali sa pag-online kasi walang nakakapansin sa post sa FB? Okay. So marami, hindi lang naman alam nyo naman, I'm sure alam nyo, na hindi lang naman yung pagpo-post sa FB ang way ng marketing. Right? Alam nyo yan. I'm sure alam nyo yan. Kasi mayroong tinatawag na PM. Sigurado ako alam nyo yan. Hindi pa kayo networker, alam nyo na yan. Pwede kang mag-message. Hindi ibig sabihin mag-i-spam ka. Ibig sabihin is, hindi yung kung sino-sino na lang i-message mo, we are the best, we are number one, we are pioneering. Kalokohan na ginagawa ng mga amateur. So, huwag niyong gagayahin yun. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na ganun. Hindi lang Facebook ang prospecting. Meron tayong sa offline. Okay? Hindi naman yung kailangan lalabas ka pa. Diba? Pwedeng yung mga kasaman, kapitbahay nyo, diba? Family members mo. Hindi lang naman posting ang way ng prospecting. Okay? Ang nagiging problema, kapag ito lang yung ginagawa mo. Okay? Kasi, ito ha, real talk ahead na kagad to. Pag ito lang yung ginagawa mo, posting, a way to market your business or your products dito sa Facebook, kapag posting lang yung ginagawa mo, may problema. Okay? Ano yung problema? Takot kang ma-reject. So, anong kinalaman nun? Bakit? Ba't ako natakot mag-reject? Nagpo-post ako sa Facebook. Hindi mo nilalapitan yung mga kakilala mo. Hindi mo mine-message yung mga kamag-anak mo. Hindi mo mine-message yung warm market mo. Bakit? Di ba? Kaya ako nabanggit kanina na hindi lang posting ang way of marketing. Bakit di mo sila minimessage? Yung mga Facebook friends mo, nakilala mo. Huwag yung hindi mo kakilala.
Kasi para sa mga nagsisimula, lalo na sa mga nagsisimula, mas gusto ko, eh, ganito rin na tinuturo ko sa mga members ko, ha? FYI. War market yung i-approach muna nila. Okay, war market muna yung i-approach nila. Kasi, hindi naman ibig sabihin kasi nun ay sasali yung war market nyo. Okay, hindi naman, or bibili ng products, hindi naman yun, hindi yun ang reason kung bakit ko sila pinapa-approach doon. Okay, ang reason kung bakit ko pa-approach, okay, ito yung tinuturo ko, na i-approach muna is war market. Ang reason, ang pinakang reason ay dahil gusto ko na masaktan kayo sa rejection. So medyo may pagkasadista ko yan sa part na yan. Gusto ko, sinasadya ko at ipinaalam ko rin sa kanila, sa mga members ko, na gusto kong maramdaman mo yung sakit ng rejection. Literal. Okay, bakit? Pero bakit? Kasi yun lang yung tanging paraan para ma-overcome mo yun. Para mawala yun. Kasi yun yung unang-unang-unang-pinakang ugat na ugat. Yan, dami nun, ha. Yung pinakang ugat na problema ng mga networker. Yung takot sa rejection. Sumunod dyan yung takot na magkamali, takot na mag-fail. Pero number one problem ng mga baguhan, kaya di nagkakaresulta, takot ma-reject. Lahat tayo dumaan dyan. Lahat tayo dumaan dyan. Even ako, takot rin akong ma-reject noon. Pero nung nawalan ako ng pake sa rejection, dun ako nag-start magkaroon ng resulta. Okay. Pero paano nawala yung rejection ko? Eh, yung takot ko sa rejection, I mean, paulit-ulit ko na kasi nararanasan, eh. Umay na ako sa ganyan. Kumbaga, wala na. Manhid na. Di ba? Kalyo na. Di ba para sa, ano, kung meron sino sa inyo dito yung marunong mag-gitara, shoutout sa mga marunong mag-gitara. Ang tagal ko nang di nakakapag-gitara. Marunong din ako. Hindi magaling. Marunong lang. Sa mga marunong mag-gitara. Di ba? Nung nagpa-practice, especially kung acoustic yung gamit mo. Medyo, ewan ko kung unang pagpa-practicean mo is electric agad. So usually, nagsisimula sa mga acoustic guitar yan, eh. Diba? Tapos, kung yung pinag-practicean mo na gitara ay hindi ganun kaganda, yung mga nakaangat yung string, nakaangat yung string, ang hirap, diba? Ang hirap ang hirap na mag-F, ang hirap na mga B minor, mga ganun-ganun yung may ipit, diba? Sa daliri. Mahirap. Kasi masakit. Lalo-lalo na kung acoustic, bakal. Diba? Pero dahil sa kagustuhan mo, kasi ganun ako, ha? Ito yung kwento ko na sa inyo, personal experience. 2012, nagsimula ako mag-aral mag-gitara. Ang gitara ko nun is, nylon strings. Nylon strings. So, wala na yun. Matagal na yun, nasira na. Nag-aral ako mag-gitara. Paano ko na to? Hindi pa ako networker nito, ha? 2012 to, eh. Okay, hindi pa ako networker nito. Nag-aral ako mag-gitara is through YouTube. YouTube lang. Nanood lang ako ng ngayon sa YouTube. Dahil gustong-gusto kong matuto. At saka nanghihinayang din ako dun sa gitara ko, sayang. Hindi nagamit. Pinabili ko yun elementary, tas di ko naman nagamit. Tas high school na ako noon. Time na yung graduate ako. Graduate ako ng high school. Dun ko siyang sinimulang aralin. Talagang binababaran ko. Diba? Nag-aral ako. Nag-self-study ako paano magbasa ng mga chords. Diba? Yung mga, anong tawag dun? Yung mga, anong tawag? Nalimutan ko na. Kung saan, yung may mga kanta tapos may mga chords ng ano sa ito. Nalimutan ko yung tawag dun, yung para magazine. Diba? So, ilagay nyo lang dyan sa comment. Diba dun sa middle part section nung ano na yun, nung magazine na yun, merong mga chords. Diba? Babasahin mo kung paano, yung parang tutorial kung paano yung mga chords. So, inaral ko siya. Inaral kung paano basahin, bakit, ano tong mga tuldok-tuldok na tong nakikita ko. Inaral ko talaga lahat. Okay, hanggang sa na-master ko yung basic. And along the way, nylon lang yun, ha? Hindi siya acoustic. So, si nylon medyo malambot yan kumpara sa acoustic. Acoustic kasi bakal. Si nylon hindi. So, hindi siya kasing ganda ng tunog. So, alam niya ng mga nagigitara dyan. No, hindi siya kasing ganda ng tunog ng acoustic. Pero, yun ang pinabili ko noon kasi ayoko nga nang nasasaktan yung daliri ko. No, pero masakit pa din. Okay, masakit pa din. Nasaktan pa rin yung daliri ko. And habang inaaral ko, masakit pa rin sa daliri. And as the time goes by, no, anong usual na nangyayari? Kapag gustong-gusto mo talaga, gustong-gusto ko talaga, eh. Especially sa inyo mga na marunong mag-gitara, di ba? Gustong-gusto mo talaga, eh. Ano nang nangyayari sa daliri? Una, masakit. Ano yung kasunod? Masakit. Dalawa lang yung mangyayari, eh. Kapag nasaktan ka na dun sa pag-gitara mo, dalawa yung mangyayari. It's either itutuloy mo dahil talagang gustong-gusto mong matuto or titigil ka na lang kasi masakit, eh. Okay, sa tingin, ano yung usual na nangyari? Diba?
Usually, yung mga hindi marunong, hindi natututo mag-gitara, nasaktan, ayaw na. Sakit eh. Pero ako, gustong-gusto ko matuto. So, kayong mga marunong mag-gitara, gustong-gusto nyo na matuto. Diba? So, kaya ka natuto, kaya ka gumaling. Kaya tinuloy mo pa rin kahit masakit. Pagkatapos mo masaktan, ano yung sumunod na nangyari? Kalyo. Diba? Kalyo na. Kalyo na lang. Ayun, diba nakita ko? Song hits. Song hits, yun yung tawag doon. Nalimutan ko na. Tagal-tagal na nun. Diba? Kahit masakit, hindi mo na lang pinapansin dahil mas nangingibabaw yung kagustuhan mo na matuto at gumaling, matutong tumugtog, kahit masakit, hindi mo na lang pinapansin. Ang mindset mo, ang isip mo, gusto kong gumaling. Gusto kong matuto. Hanggang sa dumating yung time na wala ka ng sakit na nararamdaman. Okay? Hindi na wala yung sakit. Nasanay ka lang. Okay? Hindi na wala yung sakit. Nasanay ka lang. Yung katawan mo nag-react sa pamamagitan ng kalyo. Gumawa ng kalyo. Nagkaroon ng kalyo. Kaya wala na. Wala na sa'yo. Pag tumutugtog ka, hindi mo na iniinda masakit-masakit na yan. Wala na. Diba? So, ganun ang nangyari. Hindi lang yan sa paggigitara, sa lahat ng bagay, including network marketing, including our business. Diba? Pag nare-reject ka, nasasaktan ka, ano kasunod na ginagawa mo? Anong usually ginagawa? Nagdadrama, umiiyak, hindi yata para sa akin to. Diba? So, ganun lang din ang gagawin mo. Okay? Hanggang sa dumating yung time na magkakalyo ka. Magkakalyo yung emosyon mo pagdating sa rejection, wala na. Wala ka na nararamdaman. Every single day, ito ha, sa ngayon, after 7 years na ginagawa ko tong negosyo, almost 7 years, no, every single day, libo-libo yung nagre-reject sa akin. Libo ha, libo, hindi hundreds. Libo, every day. Sa tingin nyo, may paki ako? Sa tingin nyo, iniiyakan ko yung mga yan? Wala na, kasi antagal na eh. Nalampasan ko na yung part na yun. Kalyo na, wala na. Wala na akong mararamdaman dyan. Sabihan mo ako na scam. Kahit nga murahin ako, scammer ka. Okay, fine. Wala na. Wala na, kalyo na eh. So yun yung gusto ko na mangyari sa inyo. Kasi lahat kayo, yun talaga yung pagdadaanan mo kung gusto mo maging successful sa negosyo mo. Walang shortcut. Wala. Okay. Kailangan nyo talagang pagdaanan yun. Kaya, bago pa lang si member, oh, yun na kaagad ang tinuturo ko. Pagdadaanan mo yan. Kung ayaw mo, mag-quit ka. Kalimutan mo na pangarap mo. Ganun lang kasimple. Madali akong kausap. Hindi kita imomotivate. Diba? Kasi para sa akin, yung buhay mo ngayon, tingnan mo kung anong buhay meron ka ngayon. Hindi pa ba sapat na motivation yan? Tingnan mo yung buhay na meron pamilya mo. Hindi ba sapat na motivation yan? Kaya ka nga nandito eh. Kasi kung okay ka na, masaya ka na sa buhay mo, wala ka dapat dito. Kung okay na yung tingin mo, okay na, sa tingin mo ay okay na yung pamilya mo, wala ka dapat dito. Kasi okay ka na eh. Di ba? Ako, kaya hindi ako yung nagmo-motivate ng member. Kaya mo yan. Hindi ako ganun, okay? Hindi ako ganun na upline. More on real talk talaga ako. Kaya, most of the time, ang pinahahandle ko na is yung mga leaders. Kasi sila, kaya nilang mag-anon. Ako kasi hindi eh. Kung gusto mo lumapit sa akin, real talk. Kung lalapit ka sa akin, real talk. Sabi ko sa'yo kung ano talaga yung totoo. Hindi ako nag-sugarcoat. Madalang kong gawin yan. Madalang kong gawin yan. Kasi ganun lang naman talaga eh. Hindi pa, tingnan mo yung buhay na meron yung pamilya mo. Ano ba yung mas importante? Okay, ano ba yung mas importante sa'yo? Diba? Yung magandang future ng family mo or yung feelings mo? Usually ng mga networkers, diba? Ano yung mas importante sa kanila? Yung feelings nila. Bakit? Pag na-reject, ayaw na. Pag na-reject, tigil na. So, mas importante yung feelings nila kaysa sa pamilya nila at sa pangarap nila. O di, kalimutan mo na yun. Mag-quit ka na lang. Yung mga first-timer dito na namamarsyak. Na, nagmanggit naman ako sa intro, diba? Na real talk akong sumagot. Hindi ko kayo bebabyhin, no? Kung naghahanap kayo naman bebaby sa inyo, punta kayo dun sa upline nyo na ginagawa yun. Hindi ko sinabing mali yung ginagawa nila. Hindi lang yun ang style ko. Okay?
So yun. So kung posting, 'di ba? Kung hindi lang posting ang tanging paraan. Lumapit ka sa mga i-approach mo yung mga prospect mo. Pagdating sa inviting, sa approaching, ang dami kong training sa YouTube, Diyos ko. 'Di ba? Unlimited prospects handbook andiyan pa. Kumpleto na 'yan. Diba? Pero ang pinakang importante para sa inyong mga baguhan at para sa inyong matatagal na nawala pa ring resulta ay mawala yung takot mo sa rejection. Yun ang pinakang importante sa lahat. Hanggat hindi ka nakalalampas doon, hanggat may takot ka dyan sa rejection na yan, walang next level, di ka makakapunta sa kasunod na level. Pwede kang kumita. Sakto, tsamba. Di mo lang paano ulitin. Pero yung level ng success, yung passive income, 6-figure a month, 7-figure a month, huwag mong asahan yan. Hindi yan mangyayari sa'yo kung takot kang ma-reject. Pag nalampasan mo yung takot sa rejection, the rest madali na. Maniwala ka sa akin. Pag natanggal mo yung takot mo sa rejection, yung mga sunod na ibang mga takot, madali na yun. Madali na yun. Takot magkamali, takot mag-fail, madali na yun. Pero ang tanging paraan para malampasan mo yung mga takot na yun is pagdaanan mo ng paulit-ulit. Hanggang sa kalyo ka na lang. Hanggang sa makalyo ka na lang. Now, bago natin tapusin doon, diba? Kalyo ka na, magaling ka na mag-gitara, no? Anong mangyayari kapag tumigil ka ng matagal sa pag-gitara? Katulad ko. Ang tagal, ilang taon na ako din nag-gitara. Anong mangyayari? Makinis na ulit yung daliri ko. Wala na yung kalyo. So, pag nag-gitara ulit ako, masakit na naman. Okay, dito na papasok si consistency. Kaya kailangan pa ulit-ulit mo siyang ginagawa. Nawala yung rejection mo, tapos tumigil ka, nagpahinga ka. Pag na-reject ka ulit, tamo masakit ulit. Ano yan eh, nature yan eh, ganun talaga. Ganun talaga. Wala kang magagawa. Okay, so I hope naintindihan niyo yan ha. Di ba, isipin mo yung posting yung tinatanong anong mali sa posting. Tapos napunta ako doon sa... Kasi yun naman talaga eh. Mali ba yung sinabi ko? Mali ba? Diba? Pag hindi ka nakaka-invite, mali ba yung sinabi ko? Hindi ka nakaka-invite kasi takot kang ma-reject. Kung hindi ka takot ma-reject, kung wala kang kahit... Imaginin mo yung sarili mong walang kahit nakatiting na takot sa rejection, marami ka kayang ma-invite? May pakialam ka kaya sa iniisip ng iba? May pakialam ka kaya kung i-reject ka nila? Iisipin mo pa ba kung paano kaya mag-invite? Ano kaya yung secret, powerful, unicorn, rainbow strategy? Wala ka nang pakialam dun. Invitein mo na lang. May business ako. Whatever na klase ng pag-inviting ang gagawin mo, kahit anong sinasabi mo, wala ka nang pakialam kasi hindi ka naman takot ma-reject. Kahit anong sasabihin mo, invitein mo. Bebentahan mo ng product, kahit anong sasabihin mo. Hindi ka na maghahanap ng tamang perfect scripts kasi wala kang takot na ma-reject. Mali ba yung sinabi ko? Di ba? So, yun. I hope nasagot ko yung tanong na yun, ha? I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay, next question tayo. Next question from Rafael. Ayan. Magandang tanong to. Okay. By the way, sino nagtanong kayo? Gerald, maraming salamat sa tanong mo. Okay, from Rafael. Paano ma-handle lang acne na downline? Hindi sila ma-offend? No? Ako, ito ha. Ito yung sa akin. Kasi, ano naman eh. Mahirap i-handle yung ganyan na downline kung ikaw mismo maliit resulta mo. Yan ang totoo. Mahirap. May ilang ka rin talaga eh. Kasi alam mo, maliit resulta mo. Lalo na kung mas malaki resulta niya sa'yo, ay mas lalo na. Diba? Pero hindi mo na dapat i-handle kung ganun. Okay? Hindi mo na dapat i-handle kung ganun, mas malaki resulta sa'yo. Hayaan mo siya. Leverage ka na eh. Diba? Malamang may passive income ka na kahit papano. Diba? Pero kung maliit resulta mo, kaya ka naaalangan, di ba? Na i-handle yung gano'n na member, palakihin mo muna resulta mo. Yun ang may re-recommend ko. Huwag mo silang pakialaman. Okay? Ang sabi ko, huwag mo silang pakialaman. Hindi pabayaan mo sila. Ang layo naman nun, di ba? Huwag mo silang pakialaman. Mag-focus ka sa production mo. Humataw ka, magka-resulta ka ng malaki. Kasi ngayon, bakit effective yung sinasabi ko na yan? Bakit effective yung sinasabi ko na yan? Nakikinig sa akin yung mga member ko.
pag ako nagsalita, pag may nagmamagaling, di ba? Pag may nag-a-acne-acne, alam mo sasabihin ko? Magaling ka pala, alam mo pala eh, bakit mas malaki kinikita ko sa'yo? Mas magaling ka pala eh. Diba? Alam mo naman pala eh. Oh, bakit mas malaki kinikita ko sa'yo? Di basag. Kaya walang nagmamalakas na loob na magmagaling sa akin sa mga members ko. Kasi mas malaki kinikita ko sa kanila. Saka ka na magmagaling kapag malaki na, mas malaki kinikita mo sa akin. Okay? And naturuan ko rin naman yung ng tamang pundasyon yung mga members ko. Pero merong ilan akong naririnig eh na nagmamagaling daw eh na acne. Diba? Alam ko, sigurado ako pustahan, walang resulta yun. Dapat lang. Magaling pala eh. Diba? Alam mo pala eh. Diba? Asan resulta mo? So, ang dali-dali ko sabihin yan kasi may resulta akong malaki. Ilang member ko pa lang ang lumampas sa akin, dalawa. Sa mga leaders ko, dalawa pa lang sila yung nakalampas sa akin. O tatlo. Maglampas sa akin. Pero hindi naman ako pumapayag eh. Talagang kailangan ako ang pinakamalaking resulta. Ganun yung mindset ko pagdating sa mga members ko, sa mga leaders ko. No, sinasabi ko nga sa kanila, ang goal ko para sa inyo ay malampasan niyo ako. Ang goal ko para sa sarili ko, hindi niyo ako malampasan. Kasi para sa kanila 'yon eh. Yeah, para sa kanila 'yon eh. Siyempre bilang upline, ayoko na malalampasan yung resulta ko. Pero hindi ibig sabihin hihilahin ko sila pababa, ha. Yan yung ginagawa ng ilang mga may sapak na mga upline, mga may sayad na sarap batukan sa noo. No? Na hinihigit nila pababa yung member nila pag nakikita nilang umaangat kaysa sa kanila. Abnormal ka ba? Diba? Ang sarap mong suntukin sa bagang. Diba? So, hindi ganun. Ginagawa ko yung best ko para hindi ako malampasan. Diba? At the same time, tinutulungan ko silang umangat. Binibigay ko sa kanila, pinaprovide ko sa kanila yung tamang guidance. Hindi ko sila sinasabotahe. Kaya may nakalampas talaga sa akin. Diba? Yun yung mga mas masipag kaysa sa akin. Pero nakikinig pa rin sila. Kasi mas may experience ako. At saka na-build ko nga yung tamang foundation na ganun. Na humility. Wala akong leader na ano, na mayabang, na nagmamagaling. Wala akong leader na ganyan. Pag meron akong member na nagmamagaling, nagmamayabang, walang resulta yun. Pustahan. Hindi leader yun. Okay? Power ba? Power ba? Kaya pa? Kaya pa? Gising pa? Kaya pa ba pangalawang tanong? Pangalawang tanong pa lang yun. Meron pang iba. Kaya pa? Kaya pa? Malakas pa ba? Kaya pa ba ng loob? Hindi pa ba kayo umiiyak dyan? Okay. So, yun ang gagawin mo. No? Pero para sa akin, as long as hindi naman naapektuhan yung grupo, hindi ko sila pakikialaman, kahit acne, kahit nagmamagaling. Diba? May nakarating lang sa akin, isa lang yung naalala ko na may nakarating sa akin balita na meron, isa sa mga leader ko may member na acne, nagmamagaling. Hindi ko naman kinausap. Ang sabi ko lang yata doon sa leader ko, hiya mo siya. As long as wala siyang nilalabag sa rules ng company, wala siyang nilalabag sa rules ng grupo natin, hiya mo lang siya. Kasi sayang oras mo kung bibigyan mo pa ng oras yung mga ganyan eh. Salip na nagpo-produce ka na lang. Salip na nagre-recruit ka na lang. Salip na nagbebenta ka na lang. Di ka naman kikita sa mga yan eh. Kasi ang mindset ko bilang leader, hindi iasa yung production ko o yung income ko sa mga tao ko sa ilalim. Ang focus ko, sarili kong production. Ilan na bebenta ko, ilan na re-recruit ko. Production ko, yun ang focus ko. Hindi ko minamicro. Never! Simula nung matutunan ko to, for 2 years and August na September ako. 2 years and 3 months ng grupo ko ngayon sa current company na kinabibilangan ko. Okay, for 2 years and 3 months. Miminsan. Okay, miminsan. Hindi ko pinilit yung mga leader ko na, ano kayo, benta kayo, ano ba yan? Benta kayo, dapat dami, madaming ano, recruit, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi ako yung gumagawa nun para na lang makita nila. Tapos nasa sa kanila kung gagayahin nila o hindi. Bahala sila. Kung sino yung gumaya, edi yun yung leader. Yun yung totoong leader. Hindi nila gayahin, na problema na nila yun.
kikita pa din ako. Hindi ko inasa sa kanila yan. Makataw kayo dyan para mag-top earner ako. Never. Ako hahataw ng akin. Yan ang focus ko. Hindi ko kasi sila control eh. Okay? Hindi ko sila control. Kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko sa kanila, kung ayaw nila, hindi ko sila control. So hindi ko sila pinipilit kontrolin kahit na sino, kahit leader, hindi. Ang kinokontrol ko sarili ko kasi ito lang yung kaya kong kontrolin eh. Yan ang leadership na style ko. I lead by example. Gayahin mo hindi, wala akong pakialam. Kasi kikita pa din naman ako kasi nga nakafocus ako sa production ko eh. Kinukuha ko din yung pangarap ko. Hindi ko tinitingnan na yung mga member ko kukuha ng pangarap ko, hindi. At yun ang paulit-ulit ko sinasabi sa kanila, kayo kukuha ng mga pangarap mo. Kung mag-quit ka, magpaalam ka sa pangarap mo, hindi sa akin. Kasi makukuha ko pa rin naman pangarap ko kahit wala ka. Totoo naman eh. Totoo naman, di ba? So yun. Kaya kayong mga leader, kayong mga upline na i-stress dahil masyado kayong nakafocus dyan sa mga member nyo. Especially yung mga member nyo na wala namang production. Ito yung irony, ito yung na-realize ko din na napakaganda. Diba? Hindi mo dapat pinakikialaman yung mga leader mo na madrama, mga maarte, mga demanding, mga, alam mo yun, mga acne, ganyan. Hindi mo dapat pinoproblema kasi mga wala namang production yan eh. Pansinin mo, mga walang resulta yan. Diba? Tapos, itong mga members mo, diba? So, kung hindi mo to bibigyan ng time, so, ibig sabihin ang bibigyan mo ng time is yung mga nagpo-produce. Yung kabaliktaran nitong isa, nitong mga loser. Diba? Ang bibigyan mo ng time is yung mga winner, yung nagpo-produce. Hindi rin. Hindi rin. Kasi usually, itong mga winners na to, di kanila kailangan. Lalapit na lang sila sa'yo pag kailangan kanila. O, diba ang saya? Diba ang saya? Pansinin nyo, kayong mga upline, ang pinakang kumakain ng oras nyo, yung mga walang production, yung mga loser. Yung mga loser mong downline. Yan pa yung kumakain ng oras mo. Kasi nga, mali eh. Mali. Dapat production mo, inaasikaso mo, hindi sila. Okay, basta na i-provide mo na sa kanila yung mga dapat nilang gawin, kailangan nilang gawin, na ituro mo na, na ibigay mo na yung guidance mo, gawin nyo na. Humayo kayo at magpakarami. Kung hindi, diwag, bahala kayo sa buhay nyo. Basta yun lang sa akin, yun ang style ko. Hindi ibig sabihin pinabayaan ko sila. Hindi ibig sabihin, kasi pre-provide ko na sa'yo eh. Sasabihin mo sa, hindi mo ako pwedeng sisihin sa huli na di kita tinulungan? Diba? Hindi kita ginabayan, hindi kita tinuruan? Kaya hindi ka kumita dahil sa akin? O dahil tamad ka? Dahil maarte ka? Dahil madrama ka? Wala, hindi nakakalapit. Kaya well, sa dinami na naging members ko, over 2,000 members, dalawa pa lang yung naaalala ko na sinisi ako. Nasinisi ako dahil hindi daw sila kumita, ganto ganyan. Diba? Tapos yung dalawang tanga na yun, no, sumali sa scam. Ngayon hindi mo na sila mahanap. Diba? So yun, kung loser ka. Hindi ka magiging winner hangga't hindi mo binabago ugali mo yung pag-iisip mo. So yung may hindi natin sila mababago eh. Hindi natin sila mababago. Tayo yung pwedeng magbago, hindi sila. So yun ang dapat na tamang focus ng isang leader, sarili mong production. Okay, yung iba kasi ang nangyayari, magkaroon lang ng downline. Ah, manage ko na lang to. Training na lang ako. Lilima downline mo. Ano ba 'yan? Yeah. So kaya ako 'to sinasabi sa inyo ha. Kaya ganito akong way magsamagot kasi mahal ko kayo. As corny as it may sound. No? Kung hindi ko kayo mahalan, sasabihin ko sa iyo, okay lang 'yan. Sigtiyagain mo lang sila. Yeah, sige lang, tuloy mo lang. Kaya ako sinasabi sa inyo kung ano 'yung totoo para maliwanagan kayo at gawin niyo. Na, pero nasa sa inyo pa rin kung gagawin niyo, hindi, bahala kayo. Okay, sa akin lang sumagot ako. Nagawa ko 'yung trabaho ko. Alright? So, yun. Okay, next question tayo. Power, no? Power. Next question.
From Gian, anong tamang mindset every time na parang di talaga napapansin at parang walang nagtitiwala sa post ko? Same, halos same lang din yung sagot ko. Try ka ng ibang way of prospecting, madaming ibang ways. Hindi lang post. Usually, itong post na to ginagamit ito ng yun nga, mga takot ma-reject. Dali-dali lang mag-post eh. Nag-post ako kahit wala namang pumansin, productive. Eh, hindi productive yun. Walang kwenta yung ginawa mo. Nag-post ka, walang pumansin. Walang kwenta yung ginawa mo, hindi production yun. Activity pwede. So, ibang ways. Hanap ng ibang ways. Gawin mo yung ibang ways. Gawin mo ng lahat ng makakaya mo. No? Ibang ways ng prospecting, inviting, or selling. Para ang totoong production is yung may income na pumasok. May na-produce na result. Okay, pero pag wala, activity yung ginagawa mo. And that's fine. Ganun naman talaga yun naman yung unang stage noon, activity muna. So malalaman mo sa bawat tinatry mo na iba't ibang klase ng strategy, malalaman mo diyan later on kung ano yung mag-work sa iyo. So kung ano yung mag-work sa iyo, tuloy-tuloy mo lang. And lahat ng strategy na obsolete yan, tandaan niyo, especially yung posting na yan, na obsolete. Dati dali-dali niyan, magpo-post na, inabutan ko yung mga time na walang pakialam sa iyo si Facebook, mag-post ka ng sandamakmak, di kanya pakikialaman eh. Ang mga 2015 yan. 2015 hanggang 2016 yata. Pero pagdating na ng 2017, yan na. Diba? May mababan ka na sa pagpo-post kapag ka-spammer ka. Yan yung post ka ng post, ng mga copy-paste. Mababan ka na kasi spammer ka eh. Ayaw na ni Facebook ng ganun. Mas lalo na ngayon. Diba? Ramdam nyo yan, kayong mga nagpo-post, ramdam nyo yung higpit ni Facebook. Diba? Dati kung anong i-post mo, pwede. Ngayon, minsan titirahin pa yung post mo, nilalabag nito yung company policy or yung dito community guidelines, yung mga ganoon, yung hindi pwede yung post mo ng ganyan. Especially MLM, ayaw na ayaw ni Facebook ng MLM. Dahil sa dami ng mga scammer at mga unethical networker. So ganun sila kalala. Hindi tayo, ganun sila kalala yung mga unethical networker. So ito yung purpose nun, para mas dumami tayo mga ethical networker, kaya tayo nagawa ng ganito, kaya ako kayo tinuturuan ng ganito. Alright, so yun, next question. Is already, bilis ha, 8:42 na kagad. Feeling ko mga 8:41 pa lang. Medyo ka. Akala ko 8:30 pa lang eh. 8:42 na pala. Ayan, siguro mga tatlong tanong pa to. Okay, next question from Mark Joey Sineta. Paano ma-overcome yung hiya sa pag-invite at takot gawin mo ng paulit-ulit? Yun lang, wala nang iba. Walang motivation, walang kahit na anong motivation, walang kahit na anong training ang makakatanggal niyan kundi ikaw. Okay? Yung application, yung practice. Practice makes progress. Yun ang importante, hindi perfect. Hindi perfection, progress ang importante. Ngayon, di ba? Ngayon, ayan, isa sa mga natutunan. Gagawa ko ng video ng ganito in the future kapag ka, may 12-pack abs na ako. Kasi nag-gym na ako ngayon. No? And meron akong coach na binayaran para mag-training sa akin. So, pag meron akong 16-pack abs, no, tsaka ako gagawa ng video ng mga natutunan ko. Pero isa sa mga natutunan ko dun sa pag-gym, ang tinuturo, palaging sinasabi, paulit-ulit sinasabi ng coach namin, ang importante may progress. Yun yung paulit-ulit yung sinasabi sa amin. Ang importante may progress. Ang importante may progress. Ang dami kong natutunan sa pag-gym na ginagawa ko sa networking. Kaya hindi ako ganung nahihirapan dun. Masakit lang talaga sa katawan. Pero, na-apply ko kung hindi natutunan ko sa networking. Halos parehas lang. Masakit sa katawan. Pero, ganun eh. Yun talaga yung kailangan mo pagdaanan para lumaki. Para makuha mo yung body figure na gusto mo. Masakit talaga. Diba? O, para sa inyong mga nag-gym dyan, yung mga may 8-pack abs, 12-pack abs, 24-pack abs sa inyo dyan. Alam nyo yun. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Kailangan masakit, masasaktan ka talaga eh. Pero bakit hindi tumitigil yung mga nag-gym, yung mga nagiging successful, yung mga nakukuha talaga yung magandang figure? Bakit di sila tumitigil? Kasi mas nangingibabaw yung kagustuhan nila na makuha yung goal nila kaysa dun sa mga inarte ng katawan. So, dapat ganun rin kayo. Dito, hindi katawan natin ang... Dito sa network marketing, hindi naman katawan natin yung sumasakit eh. Emotion, mindset, utak, sumasakit. Diba?
So yun ang pinaka-importante na pag naintindihan nyo. Okay, walang ibang paraan para matakot, ma-overcome mo yung hiya, 'di ba? Yung rejection, kundi pagdaanan mo siya nang paulit-ulit. Gitara, 'di ba? Yung gitara, sinasabi ko hanggang sa makalyuhan ka na lang. Kalyo na, wala na, wala kang nararamdaman na. 'Di ba pag may kalyo ka, wala kang nararamdaman? Tapos makikita mo yung kalyo mo, 'di ba? Ang pangit. Pero kahit pangit 'yan, at least magaling ka naman tumugtog. Kaysa naman yung ang gaganda ng mga nadaliri niyo, 'di naman kayo marunong. 'Di ba? Oh. 'Di ba? So 'yon. Okay, next question tayo. Okay, from Joshua Jr. Ano yung magandang intro sa prospect na maayos pag nagtanong siya kung paano yan? Walang perfect na intro, walang magandang intro. Eh, sabihin mo kung ano yan. Diba? Ang pinaka-importante, kung ano yung sasabihin mo is kung ano yung magbe-benefit para sa kanya. So, paano mo malalaman kung ano magbe-benefit para sa kanya? Itanungin mo siya. Diba? Kung business. Diba? Kwentuhin mo muna siya, kilalanin mo muna yung kausap mo na yan. Ano ba yung problema niya? Ang goal mo is mahanap, ano yung problema niya na pwedeng masolusyonan ng produkto ko or ng negosyo ko? Para malaman mo yun, kikilalanin mo siya, kakausapin mo siya, kukwentuhin mo siya, kakaibiganin mo, alamin mo kung ano. Anong pinagkakabalan? Diba usually yung form, para sa akin nag-work pa din yan. Mag-a-adjust ka na lang, wag mo lang ipagmukha na para ka nag-i-interview. Huwag lang muna iparamdam na para ka, especially pag sa cold market. Ba't ka ba tanong ng tanong? Di ba? Sino sa inyo yung mga na ganun? Ba't ang dami mong tanong? Kasi para kang nag-i-interview. Di ba? Hindi mo kasi inuna yung warm market mo eh. Cold market ka agad, akala mo mas madali. Kakaanap mo ng madali, mas lalo ka tuloy nahirapan. Okay, so wala namang perfect na ganun. Basta ang mindset mo dapat, ang palagi mong iniisip pagdating sa prospect mo, anong maitutulong ng opportunity ko, anong product ko sa kanya? Ano yung problema niya na pwedeng masolusyonan nito? Yun lang dapat ang mindset mo. Then makakapag-create ka na ng sarili mong mga script niyan. Kapag ganun ang palagi mong iniisip. Marami akong script na ginagamit, hindi ko naman nakuha kung kanino eh. Ako lang ang gumawa eh. Trinay ko lang ng trinay. Kasi yun yung mindset, yun yung mindset ko eh. Diba? Ganun yung paulit-ulit ko nire-remind sa sarili ko na kailangan na mag-benefit si prospect. Hindi para sa akin tong sinishare ko sa kanya, para sa kanya. Ano ba yung problema na? Kung walang problema na masusunusunan, hindi i-reject niya yan. Hindi niya kailangan eh. Next. Next prospect. Ganun lang simple. Okay. So yun. Next question tayo. From Ram Ramonida. Paano palakasin yung loob? Paano palakasin yung loob ko? Diba? Ano yung... Ito ha. Pagdating kasi sa ganitong usapan, ano to eh? Emotion. Emotion. So, ibig sabihin, usually, ang pinagagalingan ng lakas ng loob ng tao is yung reason why. Usually, ibang tao eh. Family. Diba? Ano yung reason why mo? Ba't mo siya ginagawa? Yun yung pinagugutan natin ng lakas ng loob eh. So, every now and then, i-remind mo lang yung sarili mo pagdating dyan. Ako, hindi naman ako madramang tao. No? Hindi ako yung katulad yung mga reason why na gusto kong maihahon yung pamilya ko sa kahirapan. Hindi ako katulad yung mga ganon na, ano, na gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Those are good whys. Tama yung mga why nyo na yan. Pero usually, nung mga kilala ko nagsasabi ng ganon, di naman tumatagal. Diba? Yung may mga madadrama, umiiyak-iyak pa. Hindi naman nagtatagal yun. Usually, yung mga kilala kong ganun din nagtatagal. Gusto nyo malaman kung ano reason why ko noon? Iba na ngayon eh. Paiba-iba yung reason why. Nag-upgrade yan eh. Ano yung pinaka-reason why? Ba't di ako tumigil? Itong reason why ko na to, ito yung pinanggalingan ng lahat ng gigil ko nung nagsisimula ako. Yung pinaka-reason why ko, ma-pride kasi ako. Anong ibig sabihin? Ayaw ko na dumating yung time na sabihin ng mga taong nag-reject sa akin, especially yung pamilya ko, na buti na lang di ako naniwala sa'yo. Ayaw ko na marinig yun sa kanila. Yun ang reason why ko. Gusto kong may mapatunayan. Gusto kong mapatunayang tama ako. Na magiging successful ako, na a-asenso ako. Yun ang reason why ko. Binabanggit ko pa nga lang yun, nagigigil na ako eh. Diba? Yan ang reason why ko. Kaya hindi ako tumigil. Oh, ito na ako ngayon. Yung mga nag-reject sa akin, dati, mga kaibigan, yung meron nga akong kaibigan ko na pinagtawanan kami dati, di na ako kinakausap eh.
Gusto ko yung sweetest revenge, success. Yun ang reason why ko. Hindi ko reason why pamilya ko. Hindi ko reason why yan. Diba? Hindi ako nakikigaya sa reason why ng iba. Usually, pamilya. Ang totoong reason why, ha? Tandaan nyo to, ha? Ang totoong reason why hindi sinasabi. Pinapatunayan na lang. Kasi wala namang ibang kailangan wala namang ibang magmo-motivate sa'yo kundi ikaw lang din. Yung reason why mo, minomotivate ka. O, kapag rumisulta ka, naging successful ka, tsaka ko pwedeng sabihin na malalim nga reason why mo. Hindi ko masasabi yan ngayon. Titingnan ko yung resulta mo. No? Bakit ba kayo pinanghihinaan ng loob? Usually, outside forces yan, di ba? Ibang tao, hinihila ka pababa. Ano yung mga usual na reason bakit tayo pinanghihinaan ng loob? Family natin na yung mismong reason why natin, di ba? Hinihigit tayo pababa. Di ba? Comment kayo dyan dun sa mga relate. Di ba? Kayo yung reason why ko tapos pinipigilan niyo ako. Di ba nakaka-shit? Sila yung reason why mo, pinipigilan ka. Di ba? So usually mga ganon, di ba? Yan yung pinakang ano eh. Yung family mo is either your greatest supporters or your ano eh. In English ko pa kasi. Ang unang-unang pipigil sa'yo. Pero usually, ano yung madalas? Sila pipigil sa'yo. Hindi dahil sa hindi ka nila mahal o ayaw ka nilang maging successful. Especially pagdating sa mga magulang. Okay? Para kasi sa kanila, iniligtas ka lang nila sa pagkakamali. With quotation. Diba? Para sa kanila. Ganyan din yung dahilan ng nanay ko before. Mahal na mahal ko yung nanay ko and inirerespeto ko siya. Pero gusto ko maging successful eh. Walang makakapigil sa akin kahit sino. Kamatayan lang. O, andito na ako ngayon. So napatunayan ko yung sinasabi ko na wala talaga makakapigil sa akin. Andito na ako eh. Diba? May na-achieve na ako na certain degree ng success eh. Ibang level na eh. So napatunayan ko na totoo nga yung reason why ko. Malalim nga. Diba? So yun. Katulad ng sinabi ko, ang pinakang importante na magmo-motivate sa'yo ay sarili mo. Self-motivated. Yung mga nagiging successful dito, self-motivated, di nila kailangan ng motivation galing sa iba. And even ako, di ko kailangan ng motivation galing sa iba. Wala akong pakialam kung maniwala sa akin yung iba. Hindi, wala akong nikatiting na pakialam. Kahit sino pa yan. Even nga si Gracie, yung aking future wife, even nga siya eh. Huh? Sinabihan ko lang siya na hindi mo ako kailangan suportahan. Huwag mo lang akong pipigilan. Kasi pag pinigilan niya ako, ihiwalayan ko siya. Kasi mas importante sa akin pangarap ko. Kasi siya din naman magbe-benefit eh. Yan ang ano ko, yan ang way of thinking ko. O buti na lang di niya ako pinigilan. O ito na kami ngayon. Buti na lang din niya ako pinigilan. Hindi niya ako sinuportahan, hindi rin niya ako pinigilan. Late na. Nung nakikita niya nang may traction na nagsisimula nang magkaroon ng result, 'di ba? Okay lang, naintindihan ko naman, ganun talaga eh. Kasi ang iniisip ko na lang kung ako nasa position nila, malamang ganun din naman yung gawin ko. So, naintindihan ko. Patunayan ko na lang sa sarili ko, 'yun ang naman ang importante. Mapapansin niyo yung sagot ko simula pa kanina. 'Di ba? Pagdating do sa lead, sa downline na acne, 'di ba? Naka-focus sa sarili mo. Kasi ito lang yung control mo. Hindi ka makasarili, katangahan naman yan kung isip makasarili. Ang makasarili, sarili lang ang iniisip. Walang pakialam sa iba. Puro sarili lang. Diba? Hindi naman yun ang tinuturo ko sa inyo. Eh. Ang tinuturo ko sa inyo, mag-focus ka sa sarili mo kasi ito lang yung kaya mong kontrolin. Ang pagbabago magsisimula sa'yo, hindi magbabagong sitwasyon para sa'yo. No? Hindi ka ano ka, special na anak ng Diyos. O sige anak, padadaliin ko lang ang buhay mo, bibigay ko sa iyo lahat. Kasi mahal na mahal kita eh. Special? Di ba? Sabi nga ni Jim Rohn, di ba, do not wish for life to be easier, wish for you to be better. O di ba? Tama eh. Tama naman talaga eh. Okay. So yun yung sagot ko pagdating dun. So, yun. Last question na tayo. It's already 8:54 na. Marami natutunan. Payaman, no? Payaman, power. Marami nakita ko, sabi ni Faye. Faye Shelley, traitor ang pamilya. Family's best enemy.
Hindi naman, okay? Hindi naman. When it comes to business lang naman, okay? Basta ang yan pag yung ginagawa nila para sa atin, no, family. Pag pinipigilan sa negosyo, magulang mo, asawa mo, pag pinipigilan kanila, hindi sa hindi kanila mahal, hindi 'yun eh. Ang totoo, kaya kanila pinipigilan kasi para sa mahal kanila, para sa kanila. 'Yun ang pagmamahal. Kasi pinipigilan kanila mag-fail. Ayaw kanilang magkamali. Ayaw kanilang mag-risk. Ayan yung mga kailangan sa entrepreneurship eh. Bilang negosyante, yun yung mga kailangan eh. E paano nila maintindihan yun? Di naman sila negosyante. Tapos sa kanila ka nakikinig. Di ba? Di ba? Hindi ganon. So pag ganon mo siya inisip, ang gagamitin mo lang, every time na ano ka, every time na, tawag dito, parang pinipigilan ka or whatever, no, isipin mo na lang, gamitin mo na lang yun as a reminder. Na humataw ka kasi para magkaresulta ka ng manahimik sila. Yun lang naman ang magpapatahimik sa kanila, eh. Plak, tandaan nyo yan. P-L-A-K. Plak. Pera lang ang katapat. Try nyo. Pera lang ang katapat. Para manahimik yung mga nagninegative sa inyo. Nininegative ka ng pamilya mo, ng magulang mo, bigyan mo 10,000. Lalo na kung estudyante ka, bata ka, bigyan mo 10,000. Matulong ko po sa inyo. Saan ang galing to? Doon po sa networking, yung pinipigilan nyo po ako. Doon po nang galing yan. Ang sarap sa pakiramdam nun. Diba? Binubungaan ka ng asawa. Eh, tingin mo na yung mga kalukuhan mo na yun. Oh, honey, 20,000 mag-shopping ka. Regalo ko sa'yo. Saan to nang galing? Yung sinasabi mo na tigilan ko na. Doon nang galing. Titigil ko na, ha? Pasensya ka na. Yan na lang yung, yan na yung last na ibibigay ko sa'yo. Kasi titigil ko na. Ayaw mo kasi. Tigil ko na. Pero yan na yung last na ibibigay ko sa'yo. Yung 20,000. So, ingatan mo. Ayaw mo eh. Tigil ko na. Ang sarap sa pakiramdam nun. So gagamitin mo siya as motivation, hindi ano, hindi drama. Ginagawa niyo kasi dinadramahan niyo eh. Kakapanood niyo ng telenovela. Tigil-tigilan niyo na 'yung kapanood ng telenovela na 'yan. Alright, so 'yun. Last question na tayo. Last question na. Tama ba itong nakapi ko na name? Taga Benavista. Tama ba ito? Tanong niya is, ano yung traits ng downline na pwedeng gawing leader? Unang-una sa lahat, may kusa. Kalawa, humble. Ikatlo, willingness to serve. Pero usually, pwede mo na masabi na pwedeng maging leader ang isang ano, pwedeng maging leader ang isang member mo kapag may kusa. No? Pwede maging leader. Okay, basta may kusa siya. Kasi usually yung ano, pero sa akin tinuturo ka na kaagad humility na kaagad sa simula pa lang eh. Humility na kaagad. Kasi pag mayroong nagyabang, binabasag ko kaagad. Huwag ka magyayabang sa akin kung hindi mas malaki resulta mo sa akin, o kung hindi ka naman mas magaling kaysa sa akin, kung hindi ka naman mas successful kaysa sa akin. Kasi yung mga kilala ko na mas successful kaysa sa akin, di mayayabang yung mga humble yung mga yun eh. Yung mga lodi ko na mas malalaki kumpara sa akin, mas successful kumpara sa akin, mga humble yung mga yun. So anong karapatan mo magyabang? 'Di ba, sino ka? So ganoon. Kaya humility ka agad ang tinuturo ko. Kaya naka-focus sa mga training namin more on mindset talaga. Okay? Even nga itong tinuturo ko sa inyo, 'di ba? Puro mindset. Puro mindset din. Kasi yun talaga yung pinakang importante, kung di ka naniniwala, tinamo wala kang resulta. Tinamo resulta mo. Di ka naniniwala na mindset yung, eh, di naman input mindset. Kailangan yung skills. Kailangan alam mo yung dapat sabihin sa prospect, yung mga magic budol-budol. At tinan mo resulta mo. Pustahan tayo, wala kang resulta. Skills pala, ha? Importante ang skills. Hindi ko sinabing hindi importante. Importante yan, pero mas importante yung mindset. Walang kwenta yung skills. Kahit anong skills alam mo, walang kwenta yan kung mali mindset mo. Taga mo sa bato yan. Itong taon ko na itong ginagawa. Alam ko kung ano sinasabi ko. Okay. So yun, ang traits ng downline na pwede na potential leader. May kusa, humble, willingness to serve. Nakikita. Hindi naman usually, hindi naman perfect makikita mo kaagad yung tatlo na yan. Eh. Minsan, may kusa lang. Minsan, may kusa. Tapos humble. Minsan, may kusa. Tapos willing to serve. Hindi nawawala yung kusa. So ibig sabihin, yung kusa ang pinakang importante. Pag may kusa yan,
May potential talaga na maging leader yan. Huwag nyo silang pakikialaman. So, dapat meron kayong mga leadership programs sa team nyo, sa company nyo. So, ibang usapan na pagdating dyan. Okay? So, I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo. It's already 8:59. So, medyo napaagap yung tapos natin. Pasensya na kayo kasi 8:59 na. 9 na o 9 na. Sakto, kakalipat lang ng 9. So, I hope na marami kayong natutunan. Nasa sa inyo kung gagawin nyo hindi. Katulad nyo na nabanggit dun sa intro video. No? Bahala kayo kung gawin nyo o hindi. Hindi nyo kailangan maniwala sa mga sinasabi ko. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong paniniwalaan nyo. So, I hope nag-enjoy kayo sa mga first timer. Power ba? Nagtagal ka ba? Natapos mo ba? O sa sobrang sakit, no, nag-iiyak ka na lang tas tinigil mo na hindi ka na nanood, no? So I hope marami kayong natutunan na. Sa inyo kung gagawin yun. Kita-kits tayo next Friday. Once again, 8 p.m. Philippines time. So set nyo na yung reminder nyo. Kung nakakuha kayo ng value dito sa training na ito, no, sana makasama namin kayo every Friday dito sa Q&A session para mabilang ka sa mga payaman. Okay. And finally, meron akong ginawa yung Unlimited Prospects Handbook. Pwede nyo i-check yan. May mga links na dito sa video. Hanapin nyo na lang. Nandyan sa taas. Kung Facebook ito, nasa taas yan. Kung sa YouTube nyo pinanunood dito, kasi nilalagay ko ito sa YouTube, nasa ibaba, nasa description yung mga links. Hanapin nyo na lang mga additional resources na pwede nyo i-check na makakatulong sa inyo. Okay, para sa mga member ng Team Genuine, hindi nyo na kailangan yung mga yun. Okay? Hindi nyo na kailangan. Kompleto na tayo. Okay, so, kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.